Shit. Bad trip itu. So ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome back ulit dito sa ating channel, no? At nandito na naman tayo sa ating channel para sa panibagong episode ng ating vlog. Episode 29 na ba tayo dito sa Lalamu Vlog or 30. So ayan, pabiyahin na naman tayo ngayong umagang ito. At maaga pa po, 7:30 ng umaga mga master. So ilang araw tayo walang upload kasi nag-camping kami. No, nag-camping kami ni biyahe ni Kulot sa Norsagaray, Bulacan. At ito yung ginamit nating motor, itong Rusi natin. Pumalag naman sa off-road. Okay naman, at ginamit din natin yung lalabag para sa storage ng mga pang-camping equipment natin. At na-realize ko na po pwede talaga, no? Ang laki ng 22 kilos ang laman ng lalabag. So kinaya naman. At higit sa lahat, kinaya ng bracket natin na ginawa ko lang. So yun. At nakauwi naman kami ng walang problema. So reliable. At subok na matatag na yung bracket na ginawa natin. Full tank. Okay, so ayan mga master, starting tayo dito. Tayo mag-start ngayon sa dito sa lugar namin. Maghanap tayo ng booking na naman. Ayan yung ating Rusi, oh. Kakatuwa. Hindi nga lang siya ganun kalakasan, pero magagamit mo siya kahit long ride, no. Depende na lang kung si-setup mo yung makina. So ito naman, carb pa lang yun na si-setup natin dito. Pero bala ko rin siyang gawing 150, no. 57.4 or 58.5, halin sa dalawang matipuhan ko. So ayan mga master. Okay, so I think I'm gonna pass muna Bonifacio Global City. Medyo mahirap ang waiting time dyan sa Global City. So susubok tayo ng mga semi long ride ngayon mga master. Sa biyahe natin ito, tingnan natin kung magiging maganda. Sana maging maganda, wag natin tingnan. Sana maging maganda yung biyahe natin ngayong araw na to, no? Wala sanang abirya, yun lang ang natin. Sana makakuha tayo ng mga booking na magaganda. Alright, so tambay muna tayo dito para hindi tayo nagsasayang ng gasolina at energy. So ito mga master, meron na tayong double book. Ayan, napunta na naman tayo ng tawag nito south, pero okay lang kaysa mag San Mateo tayo. Ang kuripot ng mayari ng San Mateo para makuha na natin, no? Malapit lang dito sa amin yung pickup. So pupuntahan na natin mga master. Ayan, double book tayo papuntang south. South na naman. Magtsatsaga muna tayo sa south. Wala tayong makuhang booking . So yan. Let's go. Ito na. Napunta na naman tayo sa pinakaayaw kong lugar. Pero okay lang kasi didiskartehan na lang natin yan, no? Papuntang south. At meron naman tayong double book. So yun na yung magiging panggasolina natin papuntang south, yung bayad doon sa ating double book. Hello po, Lalamu sir. Nandito na po ako sa may San Bato, Daniel Pajardo. Teka, papasok na ako. Hey boss, okay na. Yun. Dali tayo nito mga master, ano na tayong double book. So puntahan na muna natin nating mga master, second pickup of the day. Sana okay itong pickup natin na to, no? Sana kasya, sana kumasya kasi sinakop ng ating unang pickup yung halos yung lalabag. Magagawa naman ng paraan to mamaya. Tirahin na natin to. Paraan lang yan. Alright, so ang ating second pickup ay dito lang din sa may amin. So ayun mga master, andito na tayo sa sa taong ito. Sa ating pickup point. Ngayon, hindi ko alam kung saan dito. Naga Road, Jollibee. Ah, okay. Yun nga, Jollibee dito.
Alright, ito si Jollibee. Ano kaya yung pipikapin natin? Huwag naman sana pikapin natin kagaya nung pinikap natin sa McDonald's, no, na ano, na bakal. Parang hindi po yata kakasya, sir, sa ano. Parang hindi po kakasya, sir, kasi may laman yung bag ko. Nakabag po kasi ako eh. Ah, pwede po yan, sir, ano, change rider. Tapos inote nyo po dun sa booking nyo na kailangan walang lalabag. Kasi pag may lalabag po, hindi po kakasya sa lalabag, sir. Opo. Ah, sige po, okay po. Okay lang po, okay lang po. Okay, sige po. So, ayun mga master, hindi kakasya yun kasi pineapple. Dalawang case. Sa isang case ng pineapple, merong 6 daw na laman. So, hindi po pwede kasi may laman na yung ating ano. Okay, change rider na lang ang mangyayari nun. No? Alright. So, yun. Okay lang yan. Mga ganun, mga master. Ang mahalaga, magkakaintindihan kayo ng client para maayos pa rin ang ano. Yun nga lang. Palit pa din. hindi talaga po pwede yun. Dalawang case eh. Hindi kakayanin, mga master. So, yun po. Maghahanap pa rin tayo ng booking, syempre, para... May kasabay itong ano natin, itong dala-dala natin kasi medyo malayo to eh. So, Santa Rosa to mga master. Punta na naman tayo na Santa Rosa. So, titingnan natin kung makakahanap tayo ng kasabay. Dito tayo sa Las Piñas. Okay, tambay-tambay muna tayo. Huwag tayong mamadali. Kasi talo tayo dito kapag inano natin to. Idinretso natin. Sir, nakakuha na tayo ng double book. Mas mataas. Mas mataas na nakuha natin double booking papuntang ano, papuntang tawag nito. Papuntang Santa Rosa. So pareho ng ano, positive 'to, no. Sana kasya 'yung dadali natin papunta roon para ano, para all goods. Ayan, let's go, let's go, let's go. Pick-upin na natin 'to mga master. So ayan mga master, malapit na tayo sa pick-up point natin. Sana positive 'to. Huwag na sana makancel. Nakakancelan na tayo ng isa eh. So, unang ano natin to, unang tawag nito, 400 pesos, no? So, itong booking natin dalawa, more na mga 420. Tama ba? O. Basta ganun, 420 pesos. Hindi na masama. Oops. Okay. Saan kaya ito? 257. 257. Saan ba to? Teka lang ha. Sa Muli ang nag-book? Oo, yun nga yun. Yung ano, Korean ba yun? Lalamove, lalamove. Te, ilang kilo yan? Saan dyan? Kakayanin ba yan? Agoy. Nakalalabag kasi ako mami. Pwede bang ano yan? Gano'ng kabigat? Paano kaya natin ilalagay yan dyan? Yan eh. Diyan ko na lang lalagay sa likod. Oo nga, pero titape ko. Saan yung frozen? Pwede ba natin ihiwalay yung frozen? Ito yung frozen. Okay lang yan ha, hindi ako may gawa yan ha. Bale, magkara ba yan? 279. Masaklap nito kapag nagpagas tayo. Sa bagay. Matipid naman yung motor natin ngayon. Hindi kagaya nung nakaraan na nagpagas tayo agad. Punta na tayo mga master sa Las Piñas. Balik tayo ng Las Piñas. Ito mahirap eh. Babalik tayo ng Las Piñas. Okay. Ayan, 31 kilometers Laguna, Bel Air. So, unahin na natin tong ano na to, Bel Air na to, bago yung isa. Total, magkalapit lang naman sila. Okay, so yun, napagod ako dun sa pagluload ng ano, ng mga gulay ah. Tayo sa Muntinlupa. Muntinlupa! At tayo papunta na sa ating dalawang drop-off. Puntang Santa Rosa at saka San Pedro, Laguna. Ayan, tama ba ako? Santa Rosa at saka San Pedro. Checkin muna natin. Santa Rosa at saka Carmona. Ha? Parang muna ba yung isa? Parang nagbago address.
Ah, okay. So sige, Carmona tsaka Santa Rosa. So ito pong ano, ito pong booking natin ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ayan. So dalawa na 'to. Okay lang. Nag-add naman yung isa no. Ginawang ay paano 280 yung ano, yung book niya. Baka magkapang tayo pabalik. At least dito sa Carmona tsaka San Pedro, Santa Rosa, kahit paano may mga lumalabas na booking dito. Ayun, talagang makikipag-unahan na lang talaga tayo. So yun na lang ang gagawin natin mamaya. Kahit makakuha lang tayo ng isang booking pabalik ng Muntinlupa or kahit Cavite, no? Pwede na yun. At least may mga booking naman kasi dyan na lumalabas. Hindi nga lang ganun karami. At saka napakaraming nag-aantay. Kaya unahan talaga. No? At saka pagandahan ng ratings. Eh kaso, ang rating natin ngayon talagang sablay. May cancel na naman kasi tayo agad kanina. Master, malapit na tayo sa ating unang drop-off dito sa may Carmona. Carmona, Cavite. Tapos after nito, proceed na tayo dun sa ating Laguna Bel Air. Yan. Ang sabi nung nagpadala, along the road lang daw, dito lang. Pero hindi pa natin alam kung sakto ng atong ano no. Tingnan natin kung precise yung kanyang pinpoint. Sabi kasi kanina, basta sakto daw yung ano, yung address. Huwag sana tayo mag-antay na matagal kasi ang sabi nung nagpadala, tawagan ko raw muna para magising. Baka tulog pa ng oras na. Sa bagay, sisingilin natin siya pag inaapot tayo ng 30 minutes, no? Waiting charge natin is 60 pesos per 30 minutes. Alright, so nandito na po tayo. Hanap na tayo dito. Alam ko hindi accurate to pero sana tama yung address, no? Parang hindi dito. Saan yun? Yun lang. Ayun, no? Parang walang bahay dito. Parang walang kabahayan dito. Hello, hello po. Sir, salala mo po ito, delivery. Saan po banda rito, sir? Nandito na po ako sa pinpoint eh. Sino po nag... Nasa ano? Kasi dito lang po ako naka-pinpoint sa Timbao Road. Hindi po. Mali po kasi yung pinpoint ng ano eh. San Antonio. Along ano lang din po ba to, sir? Along Timbao Road lang to. Okay. Nandito pang exact address pero sige, hanapin ko na lang, boss. Sa ano po kasi yun eh, pwedeng i-adjust po kasi yung pinpoint kung saan yung exact location. Taga, sir, taga Maynila po kasi ako, sir. Hindi ako familiar sa lugar. Ano lang yan, sir? Oo, pwede nyo siyang i-adjust kapag mag-ano kayo next time. Pag mag-bubo kayo, pwede nyo siyang i-adjust mismo. Sige, sir, hanapin ko na lang po. Ma'am, pwede po magtanong? Saan po yung San Antonio dito? San Antonio Village? Dulo pa? Okay, malayo pa pala to. Mga ilang kilometro pa po? Phase 2. Doon pa sa dulo pa? Mga ilang minuto pa po simula rito sa ano? Malapit pa. Sige, sige po. Okay, okay. Thank you. Parang ano, sinasadyaan nila. Ako tingin ko dito, hindi naman siguro tanga yung nagbubook, no? Para sinasadya nilang ano, i-adjust yung pinpoint para mas mababa yung bayad. Yun yung nakikita kong dahilan. Kasi ako, hindi ko nga kabisado yung lalamove up pero alam ko, naintindihan ko pa paano i-adjust yung ano.
yung pinpoint, kahit yung pinpoint na lang, no? Parang defensive kasi, tumahawag lang ako, defensive agad siya, no? Parang kung ano-ano agad sinabi, hindi pa nga ako nagtatanong, gusto ko lang malaman kung saan banda dito. So, ibig sabihin, matagal na sila nagpapadala ng ganyan, hindi nila ina-adjust. Yung iba naman, accurate naman eh. Kahit ako, kahit wala sa address, kaya kong i-pinpoint ng sakto yan eh. So, tingnan natin ha, 38. Malayo yung ano eh, yung pinpoint. Aroy! Tanongin natin yung mga master para sigurado. Tuturuan ko sila mag-pinpoint kapag nagreklamo pa sila. Layo ng ano, wrong pinpoint, nakaka-bad trip yung ganito. Nagdadahilan pa. Malayo pa pala. Ito, San Antonio. Ito na nga yun. Eto na mga master, nakita ko na. Linga. Apat na kanto sa kaliwa, kaliwa, tatlo sa kanan, kanan. Teka kuya, dahan-dahan lang. Mo. Oh, apat na kanto sa kaliwa. Kaliwa. Oh. Tatlong kanto sa kanan, kanan. Tatlong kanto kanan, kanan. Dulo kaliwa. Dulo kaliwa. Tatlong kanto sa kanan, kanan. Grabe. Tatlong bahay sa kanan, Rolando Bulao. Ah, sige. Ah. May natatanong ay sunod pa oh. Ay. Up. Apat kaliwa, tatlo kanan, dalawa kaliwa. Pagdating sa dulo ng tatlong kanto, kaliwa ka. Ah, okay. Tatlong kanto kanan. Okay. Bahay sa kanan. Okay, okay. Kasama yung ginagawa, ha? Okay. Apat kaliwa. Oh, tagis. Isa. Oh. Apat, tatlo kaliwa. Isa. Apat kanan, tatlo kaliwa, apat kanan. Ang bihira to si kuya oh. Dalawa. Tatlo. Okay, kanan ako. Uy, mali. Mali ito, mali, mali. Apat kaliwa, tatlo kanan. Mali, 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 mali. Ulit, ulit, isa pa, isa pa. Dito pala. Eto. Apat kaliwa, tatlo kanan. Okay, ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Kanan. Oh, ito na yun. Ito na, ito na. St. Peter Street. Ito na yun. Oh, okay, 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 okay. Ito na nga. St. Peter. Yun. So, waiting tayo mga master. So, ito malupit dito. Yung ano natin, booking natin. Ang layo na ng pinpoint. Paantay pa. Antay, antay. Pero okay lang yan. Magantay tayo ng mga ilang minuto. Huwag naman naabot ng 30 minutes, diba? So, nandito na tayo mga master. Pero wala pa yung ano natin. Carmona. So, tingnan natin itong Santa Rosa natin. So, mga ilang minuto pa tayo magtatantay. 10:47 na mga master. Update ko na lang kayo mamaya. Ano ba kanya dito? Ito, ito. Ay, ano, mabigat. Ah, ayun ba. Ay! Shit. Bad trip ito. Ay, nako. Tapon pa. Yan lang sa likod.
gasgas. Pangalawang bagsak. Okay lang. Ano lang boss, 216 lang. Hala, hindi ako natuwa sa booking natin to. No, bad trip lang ako. Ang pangit eh. Bad trip. Ay, natumba pa yung ating motor. Ang bihira oh. Hinahanap-hanap tayo kung nasaan na tayo. Yun pala sila ang wala. Di ba bad trip yung gano'n mga master? Ligaw. Nagdadagdag daw sila. Mga may dagdag niya. Talo pa rin tayo sa pagod natin. Tsaka paghihintay. Tsaka sobrang ano, milyahe. Lagyan natin ang pangit na rating. Ang layo ng pinpoint niya eh. Wrong pinpoint na nga. Ano pa? Parang kasalanan mo pa. Eh sila naman na nag-book nun eh. Hindi naman tayo eh. Bad trip. Halagang 200 pesos eh. Ganun yung attitude. The fuck. So yan, punta na tayo sa ating susunod na ano, mga master. Ating susunod na drop off. Talagang ano no, hindi mo talaga maiwasan, talagang kahit na anong gawin mo. Makakakuha ka talaga at makakakuha ng mga booking na ganun, no? Yung mga akala mo ano kanila alila. Nakakatawa lang eh. Bad trip pa ako doon kasi, 'di ba? Pinausog pa tayo eh, hindi mo na lang muna kinuha yung ano, yung parcel nila. Natumba tuloy yung motor natin. Alright, thank you pa rin naman ako sa additional nilang ano. Magkano ba yung additional nila? 12 pesos. Ang lakas ng loob magsabi na add kita tapos 12 pesos. Mayo. Alam mo naman eh, 30 pesos ang inad. Parang bad trip talaga mga master. Natumba pa yung motor natin, nagasgasan pa yung rusi natin eh. Thank you. Okay, so balik tayo sa ating ano mga master. Punta na tayo dun sa ano natin, sa didelibira natin dito sa Carmona. Ay nako, ang pangit ng ating ano, ang pangit ng ating customer. So ayun mga master, papunta na tayo sa ating second drop off. Sana naman okay to no. Yung gulay, nadali pa yung gulay. Nadamay pa yung gulay sa ano eh. Sa kaganapan eh. So ayun mga master, saan ba tayo pupunta na ito? Okay, tama. O, tama na to ha. Hello po. Lala Move Delivery po. Where is the exact location of the place? I'm here at is Bel Air Drive. Hello po, ma'am. Hindi kami magkaintindihan ng boss. Pumasok. Hello po. Saan po banda yung location nyo? Pumasok po ako ng Bel Air. Kasi naka-pinpoint sa loob ng Bel Air lang pero wala yung ano. Ah, grabe. Sa Pendleton. Yeah, ano nga 'yo? Oh. Hindi kami magkaintindihan eh. Wala, hirap na nga ako. Doon ako galing. Hindi kami magkaintindihan eh. Oh, yan. Oh, kanila yan eh. Galing pang Manila yan eh. Oo. Ayos, sir. Ito. Okay. Saan ba dyan? Dito? Kanan? Adon? Oh, kaliwa. Tapos kanan. Kanan. Okay, kaliwa, kanan, kaliwa. Okay. Good vibes lang mga master. Hindi ko rin maintindihan yung sinabi nung guard.
unang intersection, kaliwa. That's my ID. I lost my ID. Okay. No. There's another one. Alright, so yun mga master. Alright, so yun. Ay, salamat na ano rin natin. Na-drop off din natin, no? So yan, tatapos din ang ating delivery. Grabe. Ang lupit na pinagdaanan ng motor natin, no? Nagkatumba-tumba pa. So yan mga master. Kahit pa paano, kumita rin tayo sa booking na yun, no? Pero paproblemahin natin ngayon ang palabas dito sa ano, sa Laguna. Babalik tayo ng Laguna. Babalik tayo ng South. Alis tayo. Babalik tayo ng ano. Balik tayo ng NCR. No? Try natin makahanap ng booking dito. Okay. So, yun mga master. Nakakuha tayo ng booking, no? Dito lang sa may ano. First time. Nakakuha tayo ng booking dito sa Santa Rosa. So puntahan na natin, no? 3 kilometers away. Tingnan natin kung ano 'yon. Buti pipick up lang, boss. Teka, tawagan ko muna para sigurado. Oh. Ayoko pumasok, pinapapasok ako, ayoko pumasok. Come. How can you? Diyan yata sa lobby. Eh. Oo, tawagan ko na lang. Sabi mo, ano, bawal ako pumasok, ha? Walang pag-iwanan ng motor, sabi mo. Sila lumabas, no? Sila mag-ano, eh. Papasok pa ako, pambihira, uy. Bato? Cancel na lang to pag ganito. Ayaw nila lumabas, eh. Saan ba dyan, boss, yung ano, yung commune hall? Saan banda yun? Ah, malapit lang? Ayun pala, commune hall. Sa taas? Ito. Pwede ba ako makipark lang saglit? Hindi naman ako magtatagal, eh. Dito. So, na-pick up na natin mga master yung ano, yung ating delivery, no? Ating i-deliver ngayong araw na to. At dito sa loob ng All Day Supermarket. So, pumasok pa ako ng loob. Okay lang, malapit lang naman. So, di-deliver natin papuntang Binyan, Laguna, no? Ayan, mama, ito po. Ito po. Iyan. Okay, sige po. Alright, so yun. Success ang ating, ano, ang ating delivery. At binayaran tayo ng bariyang bariya. Nakasobre pa. Ayos, diba? O, yun. Naligaw na ako. Okay. Tama naman to. Tama. Okay. Kanan. Okay. So, ayun mga master. Dahan-dahan na tayong gumagapang. Galing na tayo ng Binyan. Buti na lang nakakuha tayo ng booking sa Santa Rosa papuntang Binyan. So, dahan-dahan na natin ginagapang ang ano, Binyan to Muntinlupa. So, nandito na tayo ngayon sa San Pedro. Papasok na tayo ng San Pedro. Ayan. Wala pa rin tayo makuhang booking. So, ganun talaga ang ano dito. Ang kalakaran dito mga master. Pataasan ng ano dito, ratings. No, para makakuha agad ng booking. Dito sa Muntinlupa. Pero ano, yan, nakapagkapote naman ako. Pero hindi ako lulusong sa ulan. Ayoko. Nagkapote nga ako kasi dito sa tinatambayan, eh. Medyo maano. Maanggi. Kaya yan, nagsuot na rin ako ng kapote. Para lang hindi ako mabasa. Ayan, so hanap-hanap pa rin tayo ng booking mga master. So ayan mga master. Papunta na tayo sa ating drop-off. Naka-pick up ako dito sa ano, Muntinlupa. Ayan. Umuulan, eh. So, subukan natin humanap ulit ng double book, no? Baka makachamba tayo dito, dalawa na.
para makadalawa tayo. Double booking. Ayan, umuulan po mga master. Malakas ang ulan kanina pa. Agoy. Pula na tayo. Inabutan tayo ng pula. Pero okay lang. Nakakapote naman tayo eh. Papunta tayong ano, Las Piñas. So hanap tayo ng booking ulit. Baka makakuha tayo ulit ng isa pa. Sayang eh. So ayan mga master. Gamit natin ang ating intercom. So naka-intercom tayo. Uy, nawala ng internet. So hanap tayo ng pang double book natin. Baka sakali makachamba. Ayan, so papunta tayo Las Piñas ngayon. Wala pa tayong kasabay na double book. Pero okay lang kahit wala tong kasabay. Kasi pagdating natin ng Las Piñas, marami ng booking sa amin, no? At least nakagapang tayo pabalik. So alright, yan. Nandito na tayo sa may Almansa, Las Piñas. Malapit na tayo sa SM South Mall. So ayan, nakabalik na talaga tayo. Tuluyan na tayo nakabalik sa NCR. Yan mga master, drop off, pero meron tayong nakuhang pick up doon mismo sa kanyang ano rin, sa lugar din ng ating pagda-drop offan. Kaya yun, sakto, no? Sakto lang makakakuha tayo ng pick up doon sa ating drop off din mismo, malapit lang doon. Kaya tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba, saka baka umulan pa ng malakas ulit, no? Ang delivery natin yung papuntang Taguig. Ayan, yung mga ruta natin, Taguig. So, paunti-unti, medyo gumagapang na yung ating mga napipick up paunti-unti. Dito sa NCR, marami kasing ano dito, booking eh. Talagang sa dami ng, kahit madaming riders, marami pa rin booking. Kaya nakakakuha ka talaga pa isa-isa. Okay mga master, na-drop off na natin yung ating pang-apat na drop off. O puntahan natin to ngayong andito lang sa loob ng BF din bago tayo lumabas. Let's go. Yun, maliit lang mga master ang ating ano. Nineteen kilometers papunta ron. So hanap tayo ng kasabay, no? Tingnan natin kung makakakuha tayo ng kasabay ngayon mga master. Alright, let's go. Labas muna tayo dito, kuha muna tayo ng ID sa gate. Update ko na lang kayo mamaya kapag mayroong mga ganap mga master. Din ako maghubad ng kapote. So okay na ito, nakakapote tayo, ready sa ulit. So yung mga master, nakakuha tayo ulit ng booking dito, no? Dito lang, malapit lang sa ano, sa ating kinatatayuan. Papuntang Taguig din, sakto lang, no? Ayan, so tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba mga master. At least parehong Taguig. So same lang yung ruta natin ngayong araw na ito. Huwag naman sana umulan, 1.7 kilometers away. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pick-up point, mga master. Ayan, so gumaganda ang pasok ng mga booking sa atin ngayon. Para kay Sally Omega. Alright, ang liliit lang ng ano natin, mga master, mga parcel ngayon. Iyan ang magagandang parcel. Diba, walang ka-load-load sa ating ano. Yun nga lang, maubusan na tayo ng gas. Kailangan natin lumabas at magpagas. Sir, papunta na po tayo ng Taguig at pareho yung ating drop off doon sa Taguig, no? 2 kilometers lang ang ano, ang pagitan ng dalawa. Kaya pupuntahan na natin ang ating drop off, pero syempre magpapatay muna tayo ng camera kasi umuulan-ulan na naman. Sir, malapit na tayo sa ating drop off. Nandito na tayo sa Taguig. Ayan, so pupuntahan na natin, 750 meters na lang. Lumagpas kasi ako doon kanina. Oo. Oo nga po eh. Kaya sabi ko parang may birthday party dun eh. Mga rider po, no? Sally po, Sally. Ito. Ayan. Teka, checkin ko lang mama.
Alright. So, update ko na lang kayo mga master kapag tayo ay nandun na sa ating drop-off. Ayan. Malapit na. Konting-konti na lang. Ayun. Ito na po. Ito po, ma'am. Ayan. Sige po. Thank you. Okay. Alright. So, ayan mga master. Na ano na natin. So, may tip pa, no? Hindi ko na sinuklian. Mayaman naman sila, eh. Okay. So, ayan na mga master. Successful ang ating, ano, successful ang ating booking ngayong araw na to. So, ang, ano, pick up dito sa, ano, sa Pasig, no? Puntahan muna natin. Dito lang to sa may Makati. Malapit lang, oh. Okay, so update ko kayo pag nandun na tayo sa pickup point natin dito lang sa may Makati. Malapit na tayo sa ating pickup point. Yan, dito sa ano, Makati. Ayan, malapit lang sa tinambayan natin kanina. Nalobat na naman ng camera natin, tumitigil ah. Ba't kaya? Sige, boss. Madali naman makontak eh, no? Yung drop off. Okay, oo. Pag di ko na-contact, tawagan ko kayo ulit. Tapos, tawagan nyo. Sige po, boss. Thank you. Alright. So, bayad. Bayad. So, meron tayong dyan 200 pesos, mga master. Master, double block na. Double booking tayo, no? Papuntang, ano? Papuntang south. So, ayos. Nakakatatlong double book na tayo ngayon. So, ayun, mga master. Papunta na tayo sa ating, ano? Sa ating pick up. So ayan, pang double book natin tong isang to. Kanina pa to eh. Walang kumukuha, walang pumapansin kasi alanganin yung ano, alanganin yung ano niya, yung pick up point, no. Andun siya sa matraffic na lugar. Eh since na tayo naman eh sanay na dito sa Taguig, no. Eh dititirahin ko na yan kahit matraffic yan. Malapit na po tayo sa ating ano, sa ating pick up point. Kaso lang, umuulan-ulan na. Ayan, ano muna tayo ng kapote. So, konti na lang. 900 meters na lang. Or roughly 1 kilometer. Magsuot muna tayo ng kapote. Mahirap na. Ano yata, sir? 10 piso yung ano? Yung ticket, 5 at saka 5. 133 plus 10. 143. Oo. Kanino ba ito bibigay? Sa inyo na yata ito eh. Teka, teka lang sir ah. Yeah, andito sa loob eh. Tawagan muna natin para sure. Block 4. Hello po. Good evening po sir. Lalamove delivery po. Nandito na po ako sa loob ng Casimiro. Kaso, hindi ko makita yung Block 4. Nasa Phase 2A po ba? Teka. Opo, may court nga. Yung basketball court, pumasok. Kumanan ako dun eh. Sa basketball court. Opo. Okay, tama na yung ano. Pangalawang gate po, papasok ako. Yep. Opo, meron po. Nandito po ako sa ginagawang bahay. Okay, eto na po sir. Nandito na ako sa ano, color green. Sa left side po, Block 4 lot 10. Tama po ba? Okay po. Sige po, sige po. Sige, nandito na po. Good evening po. Lalamove delivery po, ma'am. Para po kay teka lang po ah. Kay Renan po.
Ayun. Sige po sir, may tatanggap na po. Ano pong pangalan daw po nila? Ah, pangalan niyo raw po? Si sir, si Ma'am Rochelle po. Ah, Hill po, si Hill. Hill po, sir, Hill. Opo, opo. Okay. Maliit lang po, sir. Mga ano lang naman to eh. Parang wala nga po sa... Kayang hawakan ng dalawang kamay. Pero maliit lang. Sir, dito ko po si... Opo, dito ko po sisingilin yung... Ano, sir? Taxa gate. Binigyan po ako ng taxa gate. 10 pesos lang naman po. Ah, sige. Oh, okay lang po. Sige po. Thank you, sir. Thank you, thank you. Okay po. Okay. So, yun mga kausap, mababait. Di kagaya ng iba, mga suplato eh. Ayan. Okay. Salamat po. Thank you. Okay. So, success mga master ang ating delivery. Alright. Thank you. Thank you, sir. Yun ang mga ano, mga the best client, mga ganyan mga master, ang dali kausap. Yung iba, ang hirap yan, no? Ang hirap. Kagaya nung kanina, tandaan nyo yung kanina. Imbis na ituro niya ako sa ano, imbis na ituro niya ako sa bahay niya, alam mo sabi niya sa akin, hanapin mo na lang. Parang ganun, bad trip yung ganun eh. Imbis na sasabi niya ako nandiyan ka sa Giho, ganyan-ganyan, makikita mo, etc. ganyan. Kasi, hindi ka nga taga roon eh. Malamang, hindi mo alam yun. Kaya ka nagtatanong sa kanya. Pero yung kaninang kausap natin, kaya bad trip ako. Hanggang sa natumba na lang yung motor natin sa sobrang bad trip ko. Diba? Ayun, going back to our ano kwentuhan mga master. Ganun ang magagandang kausap ng mga client. Yung tipong alam nila na nagtatanong ka, i-guide ka nila kung saan talaga yun sa kanila. Kasi nga, doon sila nakatira. Diba, kabisado nila yung lugar nila. Hindi yung... Ang nangyari kasi kanina, kaya na bad trip ako doon sa kliyente natin, nangangatwiran eh. Keso kinukumpere niya yung iba. Bakit naman daw yung iba nakakarating, yung iba daw hindi nakakarating, lagi daw ganun. Lagi daw na hindi raw nila ma-pinpoint yung address. Eh, hindi nila tinitingnan sa mapa yung pangalan ng village nila. Ano, San Antonio yung village nila. Pero ang nakalagay sa mapa, Langkay. No? Yun talaga. Hindi nila pinipinpoint dun sa Langkay na yun, sa lugar na yun. Kaya, syempre, hindi nga naman, maliligaw nga naman yung mga maghahanap ng, ano, ng address. Kahit sila, hindi nila ma-pinpoint na maayos. Tapos nagdadahilan sila. Na kung hindi nila alam i-pinpoint, hindi dapat i-guide na lang nila yung rider kasi sila naman ang nakakaalam dun sa ano eh, sa lugar nila eh, 'di ba? Eh kaya kanina bad trip talaga ako kasi bukod sa malayo na ang pinpoint, tapos yung astahan pa nung ano nung pinagtanungan natin na tatanggap ng ating parcel eh, kala mo eh kasi ganyan eh, nawawala yung iba rin, hindi rin makarating eh. Hanapin mo na lang, parang ganun. Eh kasi sinubukan na ng anak ko ipinyan eh, pero hindi talaga mapin eh, sabing ganun. Diba, bad trip yung ganun mga master. Dapat, ano, dapat i-guide mo yung taong nagtatanong. Kaya nga nagtatanong yan, kasi hindi nila alam. Diba, hindi yung sasabihin mong hanapin mo na lang.
Bad trip. Kaya nasagot ko rin siya kanina. Sabi ko, eh, sir, eh, hindi naman ako taga rito kasi taga Manila po ako. Kaya hindi ko alam. Ayun, tapos sabi pa rin sa akin, hanapin ko na lang daw. Basta nandyan lang yan. Parang gano'n. Kaano eh, diba? Bad trip. Buti pa yung last client natin ngayon, ang galing eh. Diba? O, sinabi ko lang kung nasaan ako, ginaid niya agad ako kung saan ako papasok. Diba? Eh di, napakadali. Kahit na medyo naligutan ng una, nung tinawagan natin siya, sinabi niya kung ano yung mga markers na importante, di ba? Pati yung ginagawang bahay nga eh. O di natuntun agad natin yung kanyang bahay nang wala pang isang minuto. Dapat ganun. Baka dagdagan ka, ang lakas ng loob niya magsabi na dadagdagan ka, wala nga sa 20 pesos yung dinagdag niya. Eh kung susuma total natin yun dun sa kilometrahe sa 10 kilometers, kulang pa yun eh. Tapos na damage pa yung ating ano, rusi natin mga master, may gasgas yung heat guard. Kaya yun. Ako natutuwa ako sa mga client na pag nagtanong ka, sinasagot ka kagad tapos tinuturo kanila ng maganda. Kasi nga, alam nila, no? Alam nila yung kaya ka nagtatanong kasi kailangan mo ng direksyon, 'di ba? Ay, shout out doon sa ano, sa mga ganong klaseng client, yung mga mababait. Shout out din sa mga barubal. Okay, so yun lang mga master, no? Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa biyahe natin ngayong araw na ito. At tayo po ay uuwi na dahil ang pangit ng panahon, ulan, tigil ulan. So baka magkasakit naman tayo niyan. Ayan, so tatapusin na muna natin ating vlog for today dahil malapit na rin naman tayo dito sa amin. At tayo po ay uuwi na. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo dito sa ating biyahe ngayong araw na ito. Tayo po ay magkita-kita sa susunod na updates mga master. Sana nag-enjoy kayo sa ating biyahe. At sana kahit pa paano may natutunan tayo, no? Ayun. Thank you po sa inyong lahat. And ayan, kung nakarating ka sa part na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa subscriber. Tsaka pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future uploads. So, marami pa po tayong mga update na pagsasamahan dito, iba't ibang klaseng content. Alright, so thank you po sa inyo lahat and God bless. Bye-bye! Kala ko, hindi na naman nagre-record eh.